Paano ba gumawa ng resume, summary, and objective na hindi generic basahin? Generic yung tipong, I am a passionate and hardworking accounting student looking to contribute my skills in an organization that will help me meet my career goals. Anong skills at anong goals at passionate at hardworking ka ba talaga? May mga tips kami sa pagsulat ng resume, summary, and objectives. Let's go! Una, recommended na isulat ito in the third person. Hindi puro I am or I can. Instead, gamitin mo ang pangalan at pronouns mo. Next, i-describe mo yung totoong traits mo. Huwag yung mga generic na nakuha mo sa template. Go lang kung passionate at hardworking ka talaga. Basta banggitin mo yung konteksto o proof na ganito ka talaga. Sunod, mag-mention ka din ng highlights galing sa experiences mo. Pwedeng galing yan sa work, sa extracurricular, o sa school projects na ginawa mo. Basta ang importante, maipakita mo na qualified ka sa trabaho na ina-applyan mo. And finally, maging specific sa career objective na nakalagay sa resume. Studies show na preferred ang specific objective statement than a general one. Kailangan ilagay mo kung anong klaseng trabaho ang hinahanap mo o anong roles ang target mo sa resume na to. Ito, may example kami ng summary and objective statement na maayos ang pagkakasulat. Screenshot nyo lang kung gusto nyo. JM is an accountant and finance professional in the making. Ayan, career goal agad. Analytical and attentive to details, he often leads in group works for his classes. Analytical at attentive ang totoong traits niya at nasa konteksto ito ng school projects. He is also active with his college organization handling finances because of his budgeting skills. Dito, na-highlight niya na hindi lang yung experience niya sa org, pero pati na rin yung budgeting skills niya. JM is now looking for opportunities in corporate finance and accounting. Ayan, specific uli sa hinahanap niyang trabaho. Sana, katulad ng kay JM, ang summary and objective statement ng resume mo pagkatapos ng tips namin. Follow for more!